ako magsimula. Gusto ko sana magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa akin dahil naka 504 subscribers na ako as of today. So, thank you so much po sa mga nanonood ng videos ko. And sa mga may natutunan sa videos ko, thank you so much, lalo na sa SS Maternity. So, ayun guys, ngayon para sa video na to guys, gusto ko lang mag-update tungkol sa aking pregnancy. Kasi, actually, kahapon siya, September 10, pumatak ang eksaktong 36 weeks of pregnancy ko. So, yes, actually, by anytime, pwede akong manganak kasi 36 weeks na ako. So, sana naman umabot ako kahit 37, 38. Pero so far, wala pa naman akong ibang nararamdaman na kakaiba. So, maaaring by next week or last week or ma-achieve natin yung full term ng ating pregnancy. So, ayun guys, update ko lang kayo para sa mga katulad ko na nasa 36 weeks na, kung parehas ba tayo ng mga changes, mga sintomas na nararamdaman. And kung parehas tayo, edi at least normal lang. Ganon lang ang ibig sabihin, no? So, let's start from physical appearance tayo, guys. So, from physical, unang-una, tumaas ang timbang natin ng 4 kilos. By, ang sabi naman ng doktor natin, okay naman siya. Normal weight naman para sa akin. Tapos, actually, yan, kung makikita niyo dito, nangingitim na siya, nangingitim siya ng bahagya. And, syempre, sa kilikili, huwag na natin ipakita. Kaya nga, naka-blazer ako kasi nahihiya ako kasi masyadong makulin din sa part na yan. So, ayoko na ipakita yan. Which is very normal naman, nilal na boy. Pero di ko naman na-experience yung namamaga yung ilong. And, minanas ako ng konting-konting sa paa, pero hindi naman yung malala. Parang umumbok lang, ganun lang nangyari. Kasi, super tempted naman ako guys eh. Kasi nagpapaiyo ako ng dog ko. Tapos, mahilig pa akong umalis. Nagsisimba ako, pumupunta ako sa biyanan ko. Kaya, talagang tagtad ako. Hindi ako na, overstay sa bahay lang. Kaya, siguro hindi ako minanas. Tapos, ayan guys, siguro, hindi mo masabi kung worst part or ano. Kasi, nagsimula nang magkaroon ng kamot. Ipapakita ako sa inyo dito. Actually, gusto ko ipakita sa inyo yung person lang. Kaso, huwag na. Sa picture na lang. So, nagkaroon na ako ng stretch mark. Malapit yung sa puso ko. Pero, hindi naman ako pala kamot eh. So, iniisip ko dahil nga nabanat siya. Hindi niya nakuha. Wala naman akong nararamdaman na super kate-kate. Doon lang din sa part na yun. Kaya, maaaring sa konting pagkamot ko or talagang sa tingin ko guys kasi na-stretch yung chin ko. Kaya, nagkakamot siya. Tapos, physical, ayun guys, yung heartburn, super sleepless night, ayan na, mahirap pa rin matulog, ang hirap humanap ng comfortableng pwesto, ang hirap huminga, na-experience niyo din ba yun guys? And syempre, pinaka-worst pa rin para sa akin yung, kunwari ganito, nakaupo ko ng napatagal lang ng bahagya, pag lakad mo, masakit sa down, private part mo down there. Parang may mahuhulog, sobrang sakit. At medyo mahirap na rin maglakad ng bahagya. Pag galing ka sa upo, medyo mahirap tumayo. And sa likod yun, yung pa rin, back pain. Hindi man ako ganun binabalakang, konti lang. Binabalakang ako pero konti lang. Tapos,
Ayun lang naman guys sa physical appearance ko ang nakikita ko ng pagbabago. Emotionally, ayan medyo sa tingin ko trigger tayo dyan kasi super bilis kong magalit talaga. Super bilis kong mabwisit lalo na sa pamangkin ko, which is hindi ako kasi super mahal kay mga pamangkin ko. But kahit sa simpleng galaw lang nila, nabubwisit kagad ako. Siguro, maaaring na pagbilihian ko sila or hindi naman kasi last almost tapos na yung ano ko. Tapos na tayo sa stage na yun. Pero siguro, mood swing. Super taas ng level ng mood swing ko, guys. Super bilis kong mairita. Yun lang naman so far. And ayun lang naman guys, and for this week, 36 weeks guys, alam kong size ni baby ay papaya na, so i-post ko dito, kung na-search ko din sa Google, syempre nasi-search din ako, if very normal lang naman din, and bumababa na din si baby. So ngayon kailangan ko pang magpa-ultrasound ng huli para malaman ko kung ano ang posisyon niya ngayon. So, hindi pa kami nakapagpa-ultrasound na ng mister ko. So, by this week siguro. So, ayun guys, yun lang naman for 36 weeks update of my pregnancy. Ganun din ba ang mga nararamdaman nyo? Same lang ba sa akin? So, kung same lang, siguro normal lang naman itong mga nararamdaman natin. So, ayun guys, sa mga kajuko dyan, congratulations sa atin dahil araw na lang binibilang natin, lalabas na si baby. So, congratulations sa atin. And good luck sa bagong journey na nag-aabang sa atin, lalong-lalo sa katulad ko ng mga first-time mommy. So, ayun, isang panibagong chapter ng buhay ang ating haharapin kasama ang ating anak. So, ayun guys, salamat sa pag-nood sa video na to and sa mga subscribers ko. Stay connected. Thank you so much. And sana sa mga bago pa lang or napadaan lang sa video na to ay mag-subscribe kayo. Ayun lang. Thank you. Bye!